Mini vlog! Last week mga mare, wala talaga akong mga post dito sa page. Naalala ko nga nun, kasagsagan yun, nung nagkasakit si Bryce. Nilagnat siya. Meron siyang ubo at sipon. Siyempre, basta merong sakit ang bata, kailangan tayong mga nanay. Kahit tulog yan sila, binabantayan pa rin natin sila. Siyempre, kailangan natin i-monitor yung temperature at kailangan din natin painumin ng gamot. Mabuti na lang at andito ang mama ko. Pinastay ko muna siya ng kaunti para may katulong ako sa pag-asikaso kay Bryce. O, diba mga mare, nakakaawa talaga pag merong dinaramdam ang bata. Gumamit na nga ako ng nebulizer niyan eh. Alam nyo ba, pag i-on ko yan, parang na-trauma yan siya. Umiiyak yan siya, pero pag pinapatay ko, tahimik lang yan siya. Meron palang pumunta sa bahay isang BHW. May hinatid na pampaporga sa bata. Dalawa ang binigay sa akin, para kay Brian yung isa, at isa naman ay para kay Andrea. Chewable pala yan ang tablet na yan mga mare. Sa school kasi, pinapadalhan din ako ng parent consent. Kung papayag ba ako na porgahin yung bata, mabuti na lang at napagawi sila dito sa bahay. Sabi nga ni ate, nag-house to house talaga sila. Kaya sabihan ko na lang daw yung teacher ni Andrea na tapos na siyang naporga. Ito naman si Andrea, hindi niya type yung lasa. Ayun, nagutom na si Bryce at pinapadede ko na rin. Alam nyo ba mga mare, ngayong medyo malaki na si Bryce, talagang mas nahihirapan ako. Nagpapasalamat ako pag may time na matutulog lang siya pagkatapos niyang magdede. Pero kung ubos na yung dede niya tapos hindi pa siya tulog, ay naku, good luck na lang talaga sa akin. Dahil magpapahele at magpapasayaw pa yan siya. O diba kaloka? Ang bigat pa naman ni Bryce ngayon mga mare, 9.2 kilos yan siya. At eto na naman kami mga mare, mataas na naman ang temperature niya. Pagkatapos, nag-prepare ako ng breakfast at kumain na din kami. Nag-ihaw pala ako ng tilapia at meron akong nabiling lato sa palengke. Pagkagising ni Bryce, eto, wala na siyang lagnat. Todo ngiti na yan. Pero pabalik-balik yung lagnat niya. Gumawa pala ako nitong egg sandwich para pang merienda. May pasalubong pala si Daddy B. Nagpapabili pala si Andrea ng ice cream. Kaya ayun, napabili siya sa 7-Eleven. Ito pala yung flavor niya, buko pandan at saka mango float. Pero di bet ni Andrea yung flavor. Gusto niya kasi ubi flavor. Yun kasi ang paborito niya. Kaya hanggang ngayon, andito pa yung ice cream, hindi pa nauubos. Alam nyo ba na marami akong pagod? Siyempre, kahit puyat ka, kailangan ko din kasing maglaban ng damit. Kasi marami nang nakatambak na labahan. So ayun, nagdali-dali muna akong maglaba. Katatapos ko lang maglaba, meron na namang tutupiin. O diba bongga? Pero alam nyo ba, okay lang yun. Kasi naman kahit wala akong katulong, andyan naman si Daddy B. Tumutulong sa akin yan. Di ko lang nga yan mabidyo. Pero siya po talaga ang katulong ko dito sa bahay. Pag busy ako sa pag-aalaga kay Bryce at di ako makapaghugas ng plato, siya po ang naghuhugas niyan. Pag hindi ako makawalis sa labas, siya po ang magwawalis niyan. Pag hindi naman ako nakadilig ng halaman at naka-arrange ng mga bulaklak, si Daddy B po ang gagawa niyan. Pag hindi po ako nakaluto, siya din po ang magluluto. Basta kailangan ko lang mag-focus sa pag-aalaga kay Bryce. Sobrang maalagain po kasi talaga siya ngayon. Naalala ko nga nung maliit pa si Bryce, 1 to 4 months pa lang siya, need ko talaga siya bantayan. Kasi kahit naka-barb na yan, lumalabas pa rin sa ilong niya yung gatas. So kailangan yung unan niya mataas talaga. Konting iyak, dapat nakagising ka na kaagad kasi mahirap na, diba? Ayun, naparami ang kwento ko mga mare. Hanggang dito na lang. Salamat!